Isang magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, kura paroko ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Pasay City. Ito po ang ikalawang pinakamatandang parokya dito po sa distrito ng Pasay at gayon din po dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. Ngayon nga pala po ay Martes, araw po ng ating perpetual novena sa Mater Dolorosa de la Pieta. Kaya't mamayang hapon, alas 5:30, kayo po'y aming inaanyayahan para po sa Martes Dolores, ang perpetual novena para po sa mahal na ina. Ito rin po ang kaisa-isang parokya ng Kongregasyon ng Society of St. Paul dito po sa Pilipinas at sa Macau. Ngayon pong Martes Dolores, Martes ng ikatatlong linggo sa Kwaresma, ang atin pong ebanghelyo ay Mateo chapter 18 verse 21 up to verse 35, at ang kwento pong ito ay nagbibigay diin sa isang napakagandang leksyon at pagninilay tungkol sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad po ay, alam nyo, sangkap ng isang masayang buhay. Kung gusto mo ng isang masayang buhay, ano pa man ang iyong relihiyon, ano pa man ang iyong katayuan, estado sa buhay, dapat marunong kang magpatawad. At syempre ang pagpapatawad po ay mahalagang sangkap ng tunay na paglago sa atin pong spiritual life. Ito po ay isang mahalagang agenda syempre sa panahon ng Kwaresma at muling pagkabuhay, sapagkat ang krus ni Kristo mismo ay larawan o icon ng pagpapatawad. Sa pasimula ng ating pong ebanghelyo, dalawang pagkakamali ang agad makikita po natin sa pananalita ni Simon Pedro sa harap ng maestro. Unang-una, sabi niya, "Panginoon, Lord, if my brother sins against me, kung ang aking kapatid ay nagkasala sa akin." Unang pagkakamali. Agad-agad ang focus ni Pedro ay ang pagkakamali ng iba sa kanya. Nakakalimutan niya na siya ay nagkakamali din sa iba. Di po ba? Pangalawa, sabi po ni Simon Pedro, "How often must I forgive? Gaano karami ako magpapatawad?" Nais bigyan po ng malinaw na sukatan, malinaw na limit ni Simon Peter ang isang bagay na alam nyo ay walang limit, sapagkat ang pagpapatawad ay pagmamahal, and love has really no limits. Di po ba? No? Ang akala po ni Simon Pedro, yung sinabi niyang 7 beses, yun ay tama na, sapagkat karamihan po sa mga rabbi at nagtuturo ng batas sa panahon ng Panginoon, ang turo nila, 3 beses na magpatawad, okay ka na. No? Eh sabi nga ni Simon Pedro, sa akin 7, Lord, okay na ba? Pero yun nga ang mali niya. Ang pagpapatawad ay pagmamahal. At ang pagmamahal, tunay na pagmamahal, hindi sinusukat. Allah!
Ngayon, alam niyo po ang naging sagot dito ng Panginoon ay dalawang step. Ang unang step ay sabi niya kay Peter, Peter, ito ang principle. Nagbibilang ka man lang, hindi 7 times, but kanya, 70 times, 7 times. Ngayon, kung magiging literal po tayo dyan, yan ay 490 times. Pero matanong ko kayo, kayo ba'y magtsatsaga na magbibilang ng 490 times na patawarin ang isang tao? Tsatsagain mo, gagawa ka na record book, o si taong ganito, si Juan, o naka 70 times na akong magpatawad. Times 7 times pa. Abay, nakakapagod yata ang bilangin yung 490 times na ikaw po ay magpapatawad. Kaya ang talagang realidad ng sagot na yan ng Panginoong Jesus kanya, Peter, magbibilang ka lang nga. Sabihin ko sa iyo, love keeps no record of wrongdoings. Love keeps no record of wrongdoings. At yan po ang isusulat ni San Pablo sa 1 Corinto 13 verse 5. 1 Corinthians 13 verse 5. Para bang sinasabi ng Panginoon, Peter, huwag kang magbilang. Make it a habit. Ayan. Tuwing may gagawing mali, patawad ka. Make it a habit. Pero sa ikalawang step, nagbigay po ng parable, napakagandang parable, yung parable of the unforgiving servant, ang Panginoon. Verse 23 hanggang verse 35 ng atin pong gospel reading. At dito sa kanyang parable na ito, muli pinalalim pa, pinalawig pa, pinaganda pa ng Panginoon ang pagninilay at pag-aaral tungkol sa pagpapatawad. Tatlong bagay ang kanya pong binibigyan ng diin at liwanag dito sa parable na ito ng unforgiving servant. Una, sabi niya, bakit magpapatawad? We are all debtors. Lahat po tayo ay may utang. Ang pagkakautang natin sa Diyos ay tulad ng pagkakautang ng isang servant sa hari. Napakalaki. Literally, 10,000 talents ang utang ng servant sa hari. In contrast, ang utang nung fellow servant sa servant na ito ay 100 denari. Ang isang denari ay daily wage. Therefore, ang utang ng servant sa fellow servant na ayaw patawarin nung isa, ang utang ay worth 3 months salary. Pero ang pinatawad na utang ng hari dito sa servant na ayaw magpatawad ay 10,000 talent na equivalent po ng 1 million denari. O, ibig po sabihin niyan, sa ekonomiya ng Panginoon sa panahon niya, 20 years of labor ang kinakailangan sa isang talent. Ang binawas, pinatawad ang renite off na utang ng servant mula sa hari, 10,000 talents is worth 200,000 years. 200,000 years ng kanyang labor.
Sobra-sobra yun. Ano? Sobra-sobra yun. No? Hindi kaya kasi, hindi kayang bayaran nung servant ang pagkakautang sa hari. Kahit nasabihin niya, give me time. Yun ay empty promise. Isipin mo, mabubuhay ka ba ng 200,000 years upang bayaran ang utang na 10,000 talents? E samantalang, yung isang tao na ang utang sa iyo 3 buwan na salary, ayaw mong patawarin. Mga kapatid, ito palagay ko ang pinakamatindi na punto ng Panginoon. Why should we forgive? We are actually in debt to God with a bigger amount. Nothing compares, sabi nga natin. Pero maliban po dyan sa parable, pangalawa, pinapakita ang payback na hinihingi ng Diyos ay yung ating ibahagi ang leniency at clemency sa iba. Kaya nga, no? Sabi ng Panginoon, you should have also done the same thing to your fellow servant, no? Pinatawad kita ng napakalaki. You should have done the same thing to your fellow servant. Pero alam nyo itong pinatawad na servant, unwilling po siya na ibahagi sa kanyang fellow servant yung isang bagay na hiningi niya at pinagbigyan naman siya sa kanyang sarili. Pangatlo, pinapakita po dito sa ating parable, the unforgiving heart is the worst prison. Kapag ikaw ayaw mong magpatawad para na ring ibinabalik mo ang sarili mo sa kulungan. Hindi na yung hari ang magbabalik sa iyo sa kulungan. Ikaw mismo ikinukulong mo ang sarili mo sa sama ng loob. Kapag ang prinsipyo mo sa buhay ay katarungan, 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 ang gusto mo lang ay makuha ang palaging para sa iyo, yan po ay isang buong buhay na miserable ka. Okay? So, hindi po sapat kung ganon ang tumanggap ng pagpapatawad. Tumanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos, tumanggap ng pagpapatawad mula sa iba. Dapat we experience forgiveness as always the style of our hearts. Ayan. Sana po nagustuhan ninyo, nakatulong, naka-inspire itong atin pong pag-aaral, pagkagising sa umaga. Sa araw na ito, paki-like, paki-share, paki-post at repost ang atin pong pagninilay. At gayon din po, hikayatin natin ang iba na sila naman po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel na Domi Guzman. At gayon din sa atin pong Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Ngayon po, allow me to greet and bless ang atin pong mga virtual parishioners mula sa Marian Marriage and Family Life Groups. Ang Senakel Group ng Sister Leti Sikia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, Lisa Celis. Gayon din po, binabati natin Batch 1978 High School ng Paco Catholic School. Kasama na po ang aming mga teachers, si Mr. Jorge Torres, June Baby De Vivar, Rick Eden Calubayan, Mr. Faustino Diaz, Miss Gloria Luna, at gayon din gusto kong batiin ang Pamilya Mabutas Sordan ni Mary Claire Victoria, ang aking pong schoolmate. Ayan. Special prayers din po for Vivian, Jojo, and Roby, and for Cecil Tuason Clemente and the whole family, and healing prayers naman po
for Albert Yap and Seperina De Guia. Pagbati rin po sa buong Marriage Encounter Foundation of the Philippines sa pangunguna ng kanilang President Couple Tito Robert Tinet Abentajado at ang buong Board of Directors kasama po si Dr. Mario at Dra. Flor Delisa Adraneda at ang East Cluster at ang kanilang kasamahang mga doktor. Pagbati rin sa couple na si Carmelo Nerissa Francia. Binabati natin ang Holy Family Marriage Encounter Community, Glenn Marlene Sinaon, Malu Jojo Punsal, Tata Dong Salbanya, Edna Gary Salmingo, Pong Nops Barroso, Apple Chris Simbulan Newson, Dong Babet Bayarkal, Kawi RJ Kiambao, Dondon Claire Aribe, Webster Gemma Murillo, Yusen Olive Espinosa, Archie Kiara Magsumbol, RP at Jackie Velasco, at si Bishop Paul Hausian, SBD ng ABRA. Pagbati rin po sa St. Joseph the Worker Prayer Group sa ilalim po ng Heart of Jesus and Mary. Nariyan na si Rolly Vicky Enesio, Jo Hill Salvador, Dong Joy Rojas Lara, kasama si Lia at Julio Carlo, John Briggs Escanio, Angie Ipe Inocencio, Arlene Henry Tenefrancia, at syempre po si Alma Gonzalez. Pagbati rin po sa Mater Dei Community, Ding Susan Mayor, Abet Koy Pangkog, Edgardo Lulu Aitona, Priest Vicky Contreras, Omar Rose Mayo, Ben Leti Bernardo, Rock Chris Bulacan, Freddy Miriam Santos, Cyril Benigno Jimenez, Fegubalia, Romel Josie Asierto, Leonie Rodora Buhol, at Romy Remy Lagman. Pagbati rin po sa Eriga Marañon del Pilar Families, sina Lisa, Yoli, at Lani. At ngayon po italaga natin ang maghapon at sabihin po natin, my dear, my sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you, Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary, give me your most holy blessings in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Pagpalain po.